hindi necessarily magpipiloto ang mga aeronautical engineering students, okay? Kasi sobrang dalas, and I mean sobrang dalas talaga, for sure, hindi lang ako nakaka-experience ito. Kapag tinatanong kami kung ano ba yung course namin, sasabihin namin na aeronautical engineering po, ang sasagot nila, ah, magpipiloto to. And yun, profession po on its own ang aeronautical engineering. Hi guys! For those of you na di pa ako kilala, my name is Ricky and currently incoming 4th-year aeronautical engineering student ako sa Philippine State College of Aeronautics. So ang goal natin sa video na to is mabigyan kayo ng somehow rough estimate. So para to sa mga tao na nagbabalak mag-take up ng aeronautical engineering, lalo na kung sa fields ka mo planong pumasok. Okay? So itatry kong maging as honest as possible, so di ako mag-sugarcoat and di rin ako mag-exaggerate ng mga bagay-bagay. Okay, so first things first, mataas chance na binuksan mo tong video na to kasi somehow may idea ka naman na or siguro iniisipan mo na rin ang about sa aeronautical engineering. Okay? So, pero kung hindi pa, bigyan ko lang kayo ng ano ba, ratio and proportion. Bale, isipin natin kung ang mechanical engineering is more on para siya sa mga engines and mga cars and machines, mga ganun, di ba? Sa marine engineering naman, para siya sa mga engines and parts ng mga ship, mga barko. Ngayon, ang aeronautical engineering, ganun din, more on parts din siya and engine ng mga aeroplano and yung science ng flight. So, kung paano ba yung lumilipad mga sobrang bibigat na bagay na yun sa ere. So, ayun siya. And ito, gusto kong emphasize na hindi po kami, although aeronautical engineering students kami, hindi necessarily kami magpipiloto. Ulitin ko, hindi necessarily magpipiloto ang mga aeronautical engineering students. Okay? Kasi sobrang dalas, and I mean sobrang dalas talaga, for sure, hindi lang ako nakaka-experience ito. Kapag tinatanong kami kung ano ba yung course namin, sasabihin namin na aeronautical engineering po, ang sasagot nila, ah, magpipiloto to. And yun, so bale, profession po on its own ng aeronautical engineering and hindi siya requirement para magpiloto. Okay, nauna na i-setup na natin kung ano ba ang aeronautical engineering. Ibibigay ko naman sa inyo yung mga naging reasons ko plus yung expectations kung bakit ko nga ba tinaikap ang aeronautical engineering. Unang-una, sweldo. Okay, so magiging completely honest ako ha. Kasi di ba may mga tao na simula bata pa lang, tunnel vision na sila kung ano yung gusto nilang kunin na trabaho pag college. May merong mga gusto na simula bata, gusto nilang mag-teacher, gusto nilang mag-doktor, gusto nilang maging ganito, maging ganyan. So, however, hindi kasi ako ganun eh. Ang alam ko lang yung high school is mag-engineering ako, hindi ko lang sure kung saan talaga siya. Okay? And then tamang-tama, habang nagpipili kami nun kung ano yung mga course na mga gusto naming puntahan, may lumabas na mga FB posts. So, ito, feel ko talaga nakakita na rin kayo nito. May lumabas na FB post ng mga starting salary ng mga engineers sa Pilipinas. Okay? And hulaan nyo kung ano yung top 1. Siyempre, aeronautical engineering. So, isipin nyo sa akin, sobrang nasilaw ako nun. Nasilaw ako sa sobrang taas sa sweldo nun. Kasi, since high school, ang goal ko lang is gusto kong mag-retire ng maaga. So, naisip ko na, kung makuha ko agad yung mataas na starting salary na yun, ma-expedite yung goal ko na makapag-retire ng maaga kasi may apply ko yung mga natutunan ko sa time na yun. Kasi akala ko nung time na yun, sobrang dali na lang ng mga mangyayari after kong makakuha ng starting salary. Ngayon, ang tanong is, totoo ba siya? As far as I know, hindi. So, bali ganito siya. Naikwento sa amin nung prof namin once, dati, na yung starting salary ng mga aeronautical engineers sa Pilipinas is di naman siya ganun nalalayo kumpara sa average na starting salary ng mga engineers dito sa atin. However, kung in terms of growth ng pag-uusapan, eh meron talaga, mataas talaga. Mayaman ang aviation industry, di ba? Isipin mo yung mga presyo pala ng mga aeroplanong yan. However, kung i-factor in natin yung current situation natin, nasa gitna tayo ng pandemic, so isipin natin, walang pasahero, di ba? So yan, medyo in a slump ang aviation industry natin ngayon, pero bubawi naman siya sooner or later kapag bumalik na sa normal, hopefully, maging normal na rin, bumalik na rin tayo ron sa pace natin kung ano ba yung mga na-experience ng mga aeronautical engineers nung normal pa yung lahat, pre-pandemic. Ang next reason kung ba't ako pumasok sa PhilSCA is dahil libre siya. Okay, maging practical na lang tayo. Kung may mga kapag-offer ng course mo na libre, ba't mo di pipiliin, di ba? So, hindi na ako magpangalan ng ibang schools kasi baka madads tayo. Pero hindi naman kasi mind-blowing fact na mahal talaga yung ang pag-aaral ng somehow related sa aviation na mga courses, di ba? So kung may makakapag-offer ng libre, why not, right? However, hindi tayo mag-settle sa libre. And that is going to lead us to my third and final reason kung ba't ba ako pumasok sa PhilSCA, yung quality. Kasi di lang kasi yung dahil sa libre siya eh. Kasi feel ko, kung time na nag-enroll kami, kung may iba ring schools noon na nag-offer ng aeronautical engineering na libre, feel ko sa PhilSCA pa rin naman ako papasok. Bakit? Kasi nung time na yon and then yung mga years prior, sobrang tataas ng mga ranks, yung top 10 ng mga board exams, sobrang dami ng mga galing sa PhilSCA run.
So may sinasabi na yun sa quality ng education na makukuha mo, di ba? So kayo na lang mag-decide if importante yun. Kasi para sa akin at that time, sobrang laking bagay nun kung ba't ako pumasok sa PhilSCA. Next na pag-uusapan natin is yung mga pros and cons naman. So sa pros muna tayo. Unang-una rito is healthy classroom discussion or healthy classroom environment. Feel ko, di ko ito may express enough, pero sobra, and I mean sobrang na-appreciate ko yung mga healthy classroom environment. Hindi pong kapag may di ka naiintindihan, may gusto kang linawin, or may gusto kang ipaulit, pwede mong i-voice out, kumbaga, pwedeng i-voice out ng student yung concern niya sa prof, and then, more often than not, understanding yung prof, inuulit niya, or siguro nililinaw niya. Kasi di ba, may mga prof na parang sila, gusto nila mag-act na sila yung supreme authority sa classroom, yung parang, siguro ang tingin nila is, ako yung sobrang galing ko, hindi ako namamali, mga ganun, di ba? Well, in my experience, bihira ang ganun. Kapag may correction sa lesson, pwede mong i-voice out, and sobrang dalas talaga na kinoconsider siya ng prof. So yun, sobrang na-appreciate ko ang mga ganun. The next one is yung community sa course. So ito, from the get-go, sabihin ko na agad na swabe ang community sa PhilSCA. So isipin nyo, College of Aeronautics lang kayo, walang ibang yung, halimbawa, College of Arts, College of Humanities, mga ganun. Kung may College of Humanities man. So, walang mga ganun. So, College of Aeronautics lang talaga kayo. So, sobrang taas ng chance na makaka-close mo talaga yung mga kabatch mo, di ba? However, hindi ko naman sinasabi nakaka-close ko yung lahat ng kabatch ko. Hindi naman ako yung epitome talaga ng taong kaklose yung buong batch niya. Sadyang na-observe ko lang na ganun. Ganun yung potential. Kung ikaw yung taong gusto mong mag-build talaga ng connections, yun. Medyo mas maliit kasi relatively sa ibang mga schools yung community sa PhilSCA. So, mas magiging kaklose mo sila. And then, ito rin, sobrang lapit, either walking distance or one tricycle distance yung majority ng tinitirhan ng mga students feels ka. So, let's say, gusto mo nang tumambay, nag-crave ka ng kumain, tawagin mo lang yung mga klase mo kasi nga, walking distance lang lahat, di ba? So, kapag gusto nyo rin mag-celebrate after exams, so, merong mga kainan na masarap, may unluwings, may mga inuman din, may mga bilyara, may mga massage parlors, so, mga ganun. And ito pa, katabi namin ng Resorts World Manila, so, may mga amenities talaga na wala sana if you compare sa mga schools na walang Resorts World Manila, di ba? So, in terms naman sa mga kakainan and then mga pwedeng puntahan, may tatlong McDo, may limang 7-Eleven, so yan, mga walking distance yan lahat, ha? May wet market, basically kompleto lahat ng mga kakailanganin mo. Kung gusto mo magluto, pwede. Kung gusto mong kumain, meron din. May mga kainan, may SNR, mga, di na ako mag-advertise, hindi to advertisement, ha? Di kami sponsored, so di ko sila isa-isa yan. And then yun, bale, may apat na Starbucks, kasi katabi namin yung Terminal 3, yung Terminal 3 ng NAIA. So may apat na Starbucks na walking distance, isang Tim Hortons, isang Zoo Coffee. So sa mga coffee lovers dyan, yun, madami kayong options. And then yun, bale sa Starbucks kasi kami nag-aaral eh, nag-review madala sa Starbucks the night before the exams. So yun, isa rin yun sa mga kinaganda ng community para sa akin. Tapos pala, syempre, mahirap naman mag-compare since di ko naman na-experience kung paano ba yung community sa ganitong school, sa ganyan na school. Nagsasalita lang talaga ako based on experience ko sa PhilSCA. And ganun pa rin, feel ko pa rin, based on my experience, above average pa rin yung college life ko. Not until nagka-pandemic, pero lahat naman tayo parang nagka-downgrade nung nagka-pandemic, di ba? Since nabanggit ko na yung mga pros plus yung mga reasons ko kung ba't ko tinikap ang aeronautical engineering sa PhilSCA, I think it's high time naman na bigyan naman natin ng focus yung mga negatives. Ang una sa mga ito is yung attendance ng ibang teachers. Nung first year kasi kami, may mga times na di pumapasok yung prof. And ayun, bali sayang ng oras, di ba? Kung ikaw yung tipong gusto mong i-maximize sana yung oras mo. So yun, sayang siya. Downside siya para sa akin. Now don't get me wrong, ha? Ako isa ako sa mga gustong-gusto talaga yung magka-vacant bigla. Yung may pasok sana pero may meeting or kung ano man natin din yung prof. Sobrang sayo nun sa feeling, di ba? However, ibang usapan na kasi kapag napapadalas, di ba? Isipin mo yun, parang kada araw mag-wonder ka, papasok ba si ganito or hindi? Sulit ba na pumasok pa ako or gawin ko na lang to or kung ano man? Parang sayang ng oras, di ba? So, pwede kayong mag-take up ng hobby. So, pwede kayong kung ano man yung trip nyo, magbasa, maglaro, makipagkwentuhan sa mga kabarkada. So, alam ko na nangyayari rin siya sa ibang school sa, di ko naman sinasabi na ganun lang sa school namin. Pero, in-state ko lang siya as a fact para alam nyo rin, para aware kayo na may mga ganong instances. And kasi, feel ko room for improvement pa siya para sa school eh. Sipin mo yon, siguro, through butterfly effect, siguro kung ma-resolve yung issue na yon, pwede pa yung pwede bang tumaas pa siguro yung average ng passing rate sa board exam, mga ganon. Sobrang dami lang possibilities kung ma-resolve yung issue na yon eh. Kasi, feel ko, kung nakikita ng students na ginaganahan magturo yung teacher, i-reciprocate nila yon eh. Kumbaga, gaganahan ding mag-perform better yung student kasi nakikita niya na gusto niyang, kumbaga, ayaw niyang masayang yung effort na pinutap, na nagbinibigay ng teacher para sa kanila. So, parang ganun ko siya nakikita.
Pero meron, and I mean meron talaga. Merong mga prof talaga na sobrang passionate nila sa mga tinuturo nila. Kasi nakakahawa yun, yung dedication ng prof, nakakahawa yun sa estudyante. Kumbaga nakaka-influence yun sa kung paano yung approach ng students sa subjects. Alam ko nasa constant yung pinag-usapan, pero gusto ko talaga itong i-bring up dito na wala, ma-appreciate mo talaga yung mga prof na passionate sa subjects nila. Kasi yung parang may kita mo yung fulfillment nila kapag na-realize nila na, na ituturo talaga nila yung lesson nila sa mga students. Yun, feel ko it's one of the best things na pwedeng ma-experience ng prof and students. Kasi kapag ganun nakaka-encourage yun ng student na kumbaga mas gugusto yung student na i-reciprocate din kumbaga yung effort na pinuput up ng prof by performing better sa subject din na yan, di ba? Parang, yun, para ma-realize din ng prof na hindi in vain yung effort na inalat niya para maturuan na yung mga students niya. So, ikalawang con na ibabanggitin ko dito is yung CRs. So, hindi ko nababanggitin ko na yung state ng CRs nung 2018, nung oras na pag-enroll ko. Kasi, ngayon naman, kita naman na nag-exert na ng effort and funds yung school para ma-renovate yung mga CRs. However, ang gusto kong i-point out dito is may mga floors na sarado yung CR. Di ko alam kung sira ba o hindi. Pero minsan kasi nakikita kong ginagamit din sila. Pero di ko alam kung ba't minsan sinasara, minsan hindi. So, ngayon, issue siya sa akin kasi, di ba, kapag quiz and exams, sobrang importante ng oras. Isipin mo kung sarado yung CR sa floor mo. And yun, bali, tataas or bababa ka pa ng ilan. Who knows kung bukas ba yung sa taas or sa babaan na CR. So, yun lang. Small hassle lang siya, pero it's hassle nonetheless. Pero ewan ko lang ngayon, baka after nitong pandemic, okay naman na ata lahat. In-stay ko lang siya kasi possibility na hindi, pero pwede rin ako na. So, at least aware kayo. The third one is may mga strict sila na policies na ini-implement na feel ko di ganun nag-make sense. So, ito, isa-isain ko lang sila. Ililista ko sila, di ko na sila kailangan explain kasi self-explanatory na sila. Yung una is bawal pumasok ng library na naka-PE. So, di ko gets kung ano yung sense nun, di ba? So, yan. Pangalawa is stricto sila sa haircut and sa mga facial hairs. So, yun. Bale, feel ko ito medyo nag-make sense naman nata siya. Medyo personal preference ko lang sana na bibigay na yung freedom na yun sa mga students. College na, di ba? And yun, siguro time to para express yung sarili mo. So, ito, yung buko siguro feel ko di na ako papapasokin. Mag-aaway na kami nung guard nito kung itry kong pumasok sa Filska. Isa pa is bawal pumasok sa Filska sa campus ng naka-shorts. Yun din. Yun, siguro mga malilit na bagay na ganun yung nag-build up sila eh. Isipin mo, anong sense ng ganun? The next one is, di ko alam kung ganito pa yung pasistema once bumalik tayo sa face-to-face. Pero dati kasi, included yung grade sa pag-compute ng attendance. Ngayon, hindi ko siya ganun katrip. Kasi, itingin mo yun, kung kaya mo namang siguro makasagot or siguro ma-perfect yung quiz or exams na di ko mapasok. Ba't ka bababaan dahil lang hindi ka nag-attend? In fact, kaya mo naman gawin yung mga pinapagawa sa mga students kahit di ka pumasok, di ba? Yung last one naman, siguro may mga na-miss out pa ako, pero yun, siguro ilagay na lang namin sa comments or sa description kung ano man yung mga na-miss out ko dito. So, yung last one natin is may mga prof na ayaw na naka-PE ka sa subject nila. So, yun talaga, feel ko ito yung pinakamalala ata out of the 5 or 4 na nilista ko. Kasi, isipin mo yun, anong sense, di ba? Mas gagaling ka ba kung naka-school uniform ka over sa naka-PE ka? So, di siya nag-make sense talaga. And then, isipin nyo, kung bawal kang mag-PE sa subject nila, and then may PE ka sa araw na yon, anong gagawin mo, di ba? Magsusuot ka ng school uniform, and magdadala ka ng PE uniform, and rubber shoes, right? So, hassle, di ba? Kitang-kita, kahit isipin, imagine nyo pala, alam nyo na na-hassle agad siya. Kasi di siya nag-make sense eh. Minsan, di ka rin papapasukin ng guard kapag naka-PE ka na, not unless first subject mo yung PE na yon. Bale, feel ko hard set rule sila na sinet up siguro ages ago and then di na siya na-revisit kahit di naman na siya relevant sa time natin ngayon. And ayun. Yung fourth na consequence na isi-share ko sa inyo is mainit sa campus. Okay, ito. Sige, try kong maging nerdy ha. Yung orientation kasi ng mga buildings is perpendicular siya sa path ng sun relative sa ground. So, let's say ito yung building. Yan. So, bali, pahaba siya. And then, yung path ng sun is ganito. Diba? So, bali, sa buong umaga, so, before 12 a.m., before 12 noon, yung mga nanditong sides, yung mga students na nandito sa side ng building na to, so, tanggap na tanggap nila yung pagmamahal ng araw natin, diba? So, mainit dun sa side na yun. Meanwhile naman, kapag humapon na, nandun naman na sa kabila, yung mga students naman dun sa kabila, sila naman yung, nauulanan ng init ng araw. And then, yun, kasi ako, sobrang bilis ko talaga magpawisan again. Sobrang, naging negative
siya, negative yung impact niya sa akin, as in sobra kasi. Yun, kahit nga mahangin na, minsan binagapawisan pa rin ako. So, ayun, shinare ko siya kasi baka meron din ganun sa inyo. The fifth one, yung last one natin is required and Sunday yung ROTC natin. Now, alam ko na tama lang naman mag-give back kasi nga libre yung paglasa, diba? So, okay lang talaga na maging requirement yung ROTC. Pero, kung i-compare kasi sa ibang schools na optional, pwede kang, I think, pwede yata CWATS ba yun, CWTS. May option sila kung mag-CWATS or NSTP or ROTC, basta ganun. So, may option sa ibang school. Pero, sa Philz ka, pag nag-aeronautical engineering ka, required na mag-ROTC ka. And, okay lang yun actually. However, di ba, minsan nangyari sa atin na, ako kasi, mas gusto kong tingnan, kasi good yung ROTC kasi dagdag exercise siya, syempre. Pero ako, gusto kong tingnan yung pag-exercise as something na gusto kong gawin instead na required akong gawin. Nag-make sense ba yan? Kasi minsan, di ba, parang pumapangit yung tingin natin sa isang bagay kapag required tayong gawin siya when compared sa gusto natin siyang gawin, di ba? So, yun lang. And, ang actually, okay lang yun actually. Di yun ganun kalaking bagay as the fact na Sunday yung ROTC. So, isipin nyo yun, Monday to Friday. I think di naman pala Monday to Friday lagi yung pasok kasi half day lang pag Friday. So, basically, may half day ka ng Friday na weekend na, buong Saturday, tas kalahati ng Sunday. Pero yun, Sunday, bale Sunday siya. Sunday yung ROTC, Sunday na hapon. And kung yun, kung siguro kung may plans ka for the weekend, and pwede siyang, ano ba, mabunggo dahil may ROTC kang kailangan gawin. So, ang next segment is bibigyan ko lang kayo ng mga fun facts about sa course namin. Kung tatanungin nyo kung kaya ko bang ma-differentiate ng isang Boeing aircraft sa isang Airbus na aircraft, magtatawanan lang tayo kasi hindi ko siya alam. So, yun, kahit aeronautical engineering student ako, hindi ko alam yung mga features kung kapag ganito ba yung shape ng cowling, kapag ganito ba yung itsura ng windows, Boeing ba siya or aircraft, so hindi ko yun alam. And, Mariana Tugs, huwag kayong tumawa kasi alam ko kung pare-pareho lang tayo dito. So, feel ko kailangan siyang i-address yun. Pero sa buong 3 years ko kasi na pagiging aeronautical engineering student, hindi naman ako na-bother, hindi siya naging ganun ka-issue na hindi ko siya alam. So, kasi diba, pwede tayong ma-overwhelm yung mga nagbabalak dyan mag-take up ng aeronautical engineering. Pwede kayong ma-overwhelm kasi may mga kakilala kayo na kahit nasa ere, alam nila, oy, Boeing yun, oy, Airbus yun, or oy, A320 yun, or oy, B737 yun. Maging specific pa sila sa model or mga ganun. And then, may mga kakilala kasi akong ganun, and then magpa-explain ako sa kanila. So, paano mo nasabi? I-explain nila. Kasi ganito, kasi may pa-curve ganun, kasi may ganito yung pakpak, kasi may ganito yung window. And then, syempre ma-amaze ako. And then, yun, siguro after a minute or two, limot ko na naman. So, the next time na mangyari yun, ma-amaze pa rin ako na kaya nilang ma-differentiate kahit nasa ere. Then, nagpa-explain naman ako, lilimutan ko after a minute or two, and then the cycle continues. So, yun, pero alam kong kailangan ko siyang i-address soon, pero sinasabi ko lang na, kung yun yung naging, kung binabasehan nyo yun, kung alam nyo ba yung difference ng Airbus at Boeing, kung pinaplano nyo mag-take up ng aeronautical engineering, so hindi siya ganun ka-big of a deal pa based on my experience lang sa 3 years na pagiging student ko. So, yun siya. Share ko lang sa inyo. So, the second one is madaming math, yes, pero hindi siya kasing hirap ng math sa UP. Okay? May mga times na akala ko mahirap na yung sinasagutan ko, and then biglang makikita ko sa once every once in a while, makikita ko yung mga pinapasagutan sa mga kabarkada ko, and what the hindi ko alam kung paano yung sagutan sa kanila. So yun din. Maganda siya. Magandang aspect siya. Since, kumbaga, minsan kasi, di ba, magpaisip ka kung may apply mo pa ba itong natutunan na to or hindi, di ba? And yun, minsan, kapag nakakita ko na sobrang hirap na problem and then feel ko di ko naman siya may apply, di na lang ako nag-bother na aralin pa or intindihin. Kasi, kumbaga, sayang ng space sa utak natin, di ba? Isipin mo kung hard drive yung utak mo, so mag-take up siya ng space. So, pwede mo pa sanang i-alat yun sa ibang knowledge pa. Right? And siguro kung nag-take up ka naman ng engineering, siguro may certain level of ano ba, passion or love or tolerance ka naman sa math, diba? So di naman yan ka-issue yata sa inyo. Pero yun siya. Madaming math, may mga mahihirap din, ha? Di ko sinasabing madali lahat, sobrang dali ng aerodynamic engineering. Hindi, may mga mahihirap, lalo yung mga aerodynamic ganun. May mga mahihirap, sadyang hindi mostly yung mga let's say difficult integral calculus, hindi lang siya kasing hirap ng math sa UP. So yun siya. So, counting closing remarks lang. So, lahat lang binanggit ko dito is based lang siya sa personal experience ko based sa 3 years kong pagiging aeronautical engineering student sa Philz. And some posibleng somehow, iba rin yung experience ng iba, somehow slightly iba. Pero yun, chinay ko lang siya sa inyo lalo na para kasi mabigyan ng idea yung mga nagbabalak pumasok ng aeronautical engineering and kung sa Philz kanyo gustong pumasok.
And ayun, so I hope na-achieve namin yung goal namin na mabigyan kayo ng ano ba, insights, estimate, or idea kung ano ba yung aeronautical engineering sa PhilSCA. Tapos pala, pahabol lang, if ever may nakalimutan man akong details na banggitin or sabihin, kasi diba, di ko alam kung ganun kayo, pero madalas kasi nangyayari yun sa akin na naalala ko yung may nakalimutan akong banggitin after ko nang ma-record, either sa lesson man or sa video na to. So ayan, kung may nakalimutan man akong mabanggit or masabi, so siguro itadagdag ko na lang siya sa description, sa video description or sa comments down below. So ayun lang. So I hope na-achieve namin yung goal namin dito na magbigay nga ng knowledge talaga. So ayun lang. Bye-bye! Hello again, guys! Siguro itatry namin gumawa ng mga videos na ganito. Yung mga face reveal something every once in a while. Face reveal. Anyway, kung may gusto kayong course na gawan namin ng ganito, baka may nagwa-wonder sa inyo kung anong meron sa BS Biology, Community Nutrition, Forestry, Psychology, Computer Sciences, and ibang engineering. And kung ano pa man, itatry namin mag-reach out sa circle of friends namin para makapagbigay ng information then about sa courses na pinagbibigyan. So, pwede nyo kami message sa Facebook page namin or sa email. So, ilalagay namin siya sa video description. So, yung mga, pwede nyo rin i-comment na lang. And yun. So, tingnan namin kung magawa namin ng paraan with our network. Once again, this is One Academy. See you in our future videos. So, bye-bye guys.